team. Dahil po hindi pa po natin natapos yung ating pong first quarter, his grace, no? I am what I am. You were born into the family of God. Amen. So in Genesis chapter 14, natin po ay natin na pong napagsimulan sa pagbabalik ni Abraham, verse 17. Pagkatapos niyang talunin si Hari Kedorlaomer at ang iba pang mga hari kasama nito. So, out of five kings, out of five kingdom, na kung saan ay si Abraham, ay meron lang po siya 318 na warrior that they are not trained to overcome another nation. No? Ang training lang po nila ay yung po protektahan ang ari-ariya ng kanilang Panginoon, kanilang amo. So dito po ay nagtagumpay si Abraham. Kaya sabi po dito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sabi na tinawag din libis ng hari. Dinalahan siya ni Melchizedek, no? Hari ng Salem at pari ng katastaasang Diyos ng tinapay at aklat at binasbasan. Ang sabi po ni Melchizedek na isa po siyang katastaasang pari at isa rin siyang hari. Ang sabi niya, pagpalain kanawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So ito po ang deklarasyon at sinabi po ng pari na si Melchizedek na ito ay umaanin sa ating Panginoon Jesus. Na ito ay makikita sa Hebreo. So ang sabi po niya na kung bakit nagtagumpay si Abraham dahil ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay na yan. Okay po ba? Because sa kanyang sarili, kakayahan, ay hindi niya kaya pagtagumpayan ang kanyang mga kalaban. Kaya, ang Panginoon talaga ang siyang nagbigay ng tagumpay sa buhay ni Abraham. Kaya dito po, ay kinilala naman ni Abraham ang sinabi ni Melchizedek sa kanya at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So lahat ng mga spoil, yung mga nasamsam niya sa kanyang pagdigma, 10% noon ay ibinigay po ni Abraham kay pari Melchizedek. Yun ay pagkilala na ang tagumpay ni Abraham sa kanyang buhay ay mula sa Diyos. Kaya kung atin po titignan ang lahat ng anumang kakayahan at anumang talento o anumang abilidad, kung atin po papansinin, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya nasa tao, kung kanyang kikilalanin ang pinanggalingan ng anuman ang kanyang talento at lakas sa kanyang buhay. At kapag kinilala po natin ang anumang tagumpay natin sa buhay natin, ay kailangan po ay hindi lang sa salita, kundi ito nga po ay mula sa puso at umanong laman ng puso ang siya po lumalabas. Kaya dito po ay makita po natin in verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha ko. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. So dahil nagtagumpay si Abraham at lahat daw ng anumang nakuha ni Abraham sa kanyang labanan at anumang mga bagay na nakuha ni Abraham mula sa kaharian ng Sodoma, ay huwag na daw ibalik ni Abraham. Ang ibalik na lang po niya ay ang kanyang mga tauhan. Subalit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman
sa iyo. Kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. So bakit ito nabanggit? Mamaya po itignan natin bakit nabanggit po ni Abraham ito. Na para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. So verse 24 ang sabi niya, wala akong kukunin anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahagi na uukol sa aking mga kakampi ay ang ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahagi na uukol sa kanila. So dito po sa ating po pag-aaral na kung saan po ay ang mga kalaban po ni Abraham ay pinabilidad. At titignan na natin na kapag pinabilidad ka, ay may nangyayari. Tama ko ba? So sabi nga po ng normal na kaisipan at normal na reasoning, kailangan pinabilidad ka. Kung wala kang abilidad, walang mangyayari sa'yo. Kung hindi ka magsisikap, hindi ka magkukursigin, kung hindi ka mag-aaral, ay walang mangyayari sa iyo. So tama naman po yun. No? Kaya ang mga mandirigma ng limang kaharian nito ay talaga naman mayroong kakayahan na magipagdigma. Kaya naman sila ay nanalo sa kaharian po ng Sodoma. So without their ability, without their training, without their excellency, hindi sila mananalo laban sa kailang kaaway na apat na kaharian. At yan po ay isa po doon sa kaharian yon ay ang kaharian ng Sodoma na tinalo po ng limang kaharian na pinangunahan ni Hari Edomitian. Okay po ba? So, tama po yun. Hindi po sinasabing kung wala kang abilidad, okay lang, hindi po sinasabi. At hindi rin yan sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ano mga bagay, ay meron po bunga. What you sow, you shall reap. Tama po yan. So, ganun din po, ano yung lugar na pinuntahan ni Lot na napakaganda, matiwasay ang pagpapastol dahil maraming tubig, maraming pakakain ng mga alaga po ni Lot. Siyempre po, sa ganda ng lugar, ang pastulan, hindi pwede, hindi uulan ang pastulan ni Lot. Tama po yun. That's normal and that is natural. Okay po ba? Subalit, yun po ay mga ilang batas at ilang mga sistema na para ang isang tao ay meron po siyang katagumpayan sa kanyang buhay. Pero huwag natin kalimutan na meron ding batas na sinunod si Abraham. At yan po ay ang batas at sistema ng pagkilala at pananampalataya niya sa Diyos. So wala mo siyang natural ability, wala mo magandang lugar, pero meron siyang Diyos na kaugnayan at Diyos na kanyang katipan sa kanyang buhay. Andiyo ba tayo? Amen ba? So, kung ano man ang ating napapag-aralan at ano man ang ating kaugnayan, hindi naman pwede kahit masagana ang pastulan, masagana ang lugar, kung hindi mo naman ito kikilalanin, kung hindi mo naman ito aalamin, at hindi ka magiging malapit. Amen? Sa lugar na yon, hindi rin ka uulan. Kaya kailangan magbigay ka ng pansin. At hindi ka rin magkakaroon ng maayos at mataas na antas na abilidad kung hindi ka rin magbigay ng panahon at oras sa mga bagay nito. So, there must be an intimacy whatever you are doing. Kung wala ang iyong puso at kaisipan sa bagay na ginagawa mo, wala kong
mo magiging magandang bunga nito sa iyong sarili. Kahit magandang pastulan, kahit maganda ang training. Tama po yan. O maganda yung pasilidad sa iyong training. Amen. So, kailangan po yung intimacy. So, kapag intimate ka, tunay nga po, meron itong ibubunga. Kaya sabi nga po ng mga ibang mga priests, ng mga coaches, na kung bakit nanatalo ang gold medalist at tatatalo niya ang silver medalist, okay, it's because of the heart of that gold medalist. Okay, buba? May commitment siya. Okay? Meron siyang puso sa kanyang ginagawa. So, kapag tayo naman po ay magkakaroon ng panahon at commitment at intimacy with God, amen po ba? Kung paano ang mga ibang tao ay intimate sila sa kanilang ginagawa, may bunga. Kung sa pagsasaka, kung sa titulo na degree, ay meron silang napapala sa kanilang buhay. So, we will have an intimacy with God. Amen po ba? At nakikilala natin ang Diyos natin sa buhay po natin. Kung ang mga bagay na nabanggit ko kanina ay nagkaroon ng bunga sa buhay po nila, yung pagiging intimate natin sa Panginoon at pagiging committed natin sa Panginoon, wala ba itong magiging bunga sa ating buhay? Amen po ba? Nakusaan po na kung ano ang itinanim, ang siyang aani. If you sow in flesh, you will reap in flesh. Sabi niyo ng Galatians chapter 6. If you sow in spirit, you will reap spirit. That's why we are learning about spiritual things. Are you with me? We are learning about God. That's why the Word of God, they are spirit and they are life. So hindi ka pwedeng mag-aaral ka ng veterinary patungkol sa pagiging doktor sa hayop at tapos pag-graduate mo, doktor ka ng mga tao. Hindi po hayop ang tao. Tama mo ba yun? So iba po ang magiging bunga ng iyong kaalaman. Maalam ka at magiging close ka sa mga hayop. Tama po yun. Pero kung maraming panahon na kung saan ay tayo po ay kinukuha natin ang blessing natin sa Diyos sa pamamagitan po ng batas ng mundo. Kinukuha natin ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan po ng sistema ng mundo. That's why the Bible says, renew your mind and don't conform to the system of this world. Kaya maging kaisipan daw natin kung ano ang naging kaisipan ng Diyos. So iba yung relasyon mo sa iyong degree, iba yung relasyon mo sa trabaho mo, iba yung relasyon mo sa negosyo mo, iba yung relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, tama ko eh. Iba yung kaugnayan mo sa kaibigan mo at sa matalik mong kaibigan. Amen po ba? Hindi mo makukuha sa magulang mo kung ano yung kaugnayan mo sa iyong kaibigan. At kung anong kaugnayan mo sa kaibigan mo, hindi mo makukuha sa kaugnayan mo sa iyong mga magulang. Kaya, iba po yung pakinabang doon. Tama po yun. Kaya ngayon, sa kaugnayan natin sa Panginoon, na kung saan ay kung patuloy natin siya makikilala sa buhay natin, at tayo po ay mabubuhay ayon sa kanyang layunin. Mabubuhay tayo kung ano ang kanyang plano para sa ating mga buhay. Mabubuhay tayo kung gaano tayo binahal, kung gaano tayo tinangga, kung gaano tayo pinangakuan. Mabubuhay tayo sa pamamagitan ni Jesus. Amen po ba? Kaya, ang anumang abilidad na hindi mo nakuha sa mundo, yung namang abilidad na pag-unawa mo sa Diyos, yun ang magiging muhunan mo sa buhay mo sa mundo ito para ikaw ay magtagumpay sa
sa buhay nito na ikaw ay bilang anak ng Diyos. Tama ba po yan? Amen. Kaya dito may makikita natin ang pagkakaiba natin ngayon. Na tayo ay mayroong ibang pamamaraan kung paano tayo mabuhay sa mundo ito. Meron tayong ibang batas, which is the word of God is law of faith. Amen. Kaya, maraming mga batas kayo sa paglalakbay. Pwedeng mag-bike, pwedeng mag-motorcycle, pwedeng mag-bus, pwedeng mag-kotse, pwedeng mag-berlan. Tama po yun. So, pwede ka mag-bike patungo doon sa lugar na pupuntahan mo. Kahit mag-berlan ka, pwede ka pumunta doon sa lugar na yun. Iba-ibang batas. Pero pareho ang pwede pupuntahan. Nakakasulubo ba yun? Amen. So, iba-ibang batas. Kaya po, wala ka mang abilidad. Hindi pwede wala kang abilidad, sabi niya po. Pero, hindi sa natural na pamamaraan, kundi bilang anak ng Diyos, kung makikilala mo siya at kung ano ang ibinigay niya sa iyo bilang anak niya, ano ang kanyang ibinigay na mana para sa iyo at doon mo hugutin ngayon ang abilidad laban sa abilidad ng mundo ito. Kaya, ikaw ay magtatagumpay that you are a more than conqueror, you are more than victorious than anything in this world. Because Jesus is your victory. Jesus is your success. Jesus is your wisdom. Jesus is your power. Jesus is your wisdom. Jesus is your talent. Jesus is everything to you in your life. Kaya kung makikipaglaban man si David, kung karnal ang kanyang kaisipan, katulad ng mga kapwa niya Hudyo na pinasuot siya ng kalasak ni Saul, helmet ni Saul, sandata ni Saul, that is carnal mind. Natatapatan ni David si Goliath sa pamamagitan ng sistema ng mundo. Yun ang carnal na kaisipan, kaya hindi nila kayang tapatan si Goliath dahil sa kanilang sariling abilidad nila tinitingnan para labanan si Goliath. Kaya nisa sa mga mandirigma ng Hudyo na kung saan ay si Saul ay isuusang eksperto at bihasa sa pandirigma o sa digmaan, pero hindi niya hinarap si Goliath kasi tinitignan niya sa kanyang karnal na kaisipan kung paano niya talunin si Goliath at hindi sapat ang kanyang kakayanan. Are you with me? Amen po ba? Pero si David iba. Hinarap niya ang lakas ni Goliath. Hinarap niya ang kakayahan ni Goliath. Hindi sa kanyang sarili. Hindi niya tinignan ang kanyang kakayahan. Hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Kundi ang kakayahan ng Diyos ang kanyang tinignan. Kaya po, anuman ang lakas, abilidad at kapangyarihan ni Goliath ay nakaya ni David dahil siya ay may taglay ng kapangyarihan ng Diyos at kakayahan ng Diyos sa kanyang buhay. At yan po, hindi nangyari overnight. Amen po ba? Kundi, yun po ay sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa Panginoon. Amen. Kaya po dito ay makikita po natin na hindi mo kabigatan ang pagiging baka Diyos. Hindi mo obligasyon at hindi mo kabigatan na tayo po ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Hindi kasayangan sa buhay natin. Kaya kung titignan mo piit ang sarili mo, tunay nga pong hindi ka kailanman magkakaroon ng kalayaan. Kailanman hindi mo mararanasan ang sinasabi ng Biblia ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kailanman hindi mo mararanasan ang kapahinahan sa buhay mo. Dahil lagi may kakulangan kung ang tingin natin ay kung paano tumingin ang maraming mga tao.
Kaya nga, the Bible says, the Bible is the lamp unto my feet and the light unto my path. Bakit? Yung Bible ba natin ay may plus light? Yung Bible ba natin ay mayroong lampara at may pamiwanag? Oh, pastor, yung cellphone ko ay mayroong light. Ayan. Kaya gagabayan ako sa aking paglakad sa kadiliman. Ah, yung Bible natin nasa cellphone na. Ano mo gagamitin ang Bible, ang salita ng Diyos, na liwanag? Magigit lang para at liwanag ang salita ng Panginoon sa buhay po natin, sa pamamagitan po na tinitignan natin ay ang Panginoon sa ating isip at puso. Katulad po ni Abraham. Amen po ba? Kaya, kahit makinig ka na makinig ng salita ng Diyos, kung hindi nagbago ang ating pagtingin, hindi nagliwanag ang salita ng Diyos sa buhay po natin, ang pagkakaiba lang natin ay tayo pupunta ng heaven at hindi pupunta ng impyerno. Pero in our daily lives, kung araw-araw buhay natin, ay wala pong magiging kakaiba sa buhay natin. Ang kakaiba lang natin ay yung nakikita natin sa puso natin at isip, hindi tayo pupunta ng impyerno, kundi pupunta tayo ng langit. Pero pagdating sa pera, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa pamilya natin, sa mga magulang natin, sa mga anak natin, pare-pareho lamang ang magiging pamumuhay natin sa araw-araw. Kaya hindi nagiging pakinabang sa atin ang salita ng Diyos. Hindi natin nasasabi ng buong puso na masasabi natin na ang salita ng Diyos ay higit pa sa ginto, higit pa sa perlas, higit pa sa pilak ang salita ng Diyos. Hindi natin nabibigyan ng katunayan sa buhay natin na higit ang salita ng Diyos kaysa ginto. Ano gusto mo? Bible o ginto? Ginto. Kapag may ginto ka, makakabili ka ng Bible. Kapag may Bible ka, hindi ka makakabili ng ginto. Yun ang tingin natin. Kaya we need to learn and understand. Amen po ba? That He is the lamp and light unto our lives, which is the Word of God. Amen po ba? Sa buhay po ni Abraham at sa maraming mga kauhan sa salita ng Panginoon, ay ganun po ang nangyari sa kanilang buhay. Amen po ba? Kaya po, ang Israel ay wala man silang sandata, wala man silang kabayo at wala man silang karwahe. Laban sa kanilang mga kalaban, na kung saan ang mga ibang kalaban nila, sila po ay nagbibigay ng panahon ng pangangalaga ng kanilang mga kabayo. Gumagawa ng sandata, sila po ay nag-training ng maayos, samantala ng Israel ay ang mga musisyan ang namumuna sa kanila. Ang arko, ang presensya ng Diyos, ang namumuna sa kanila. Hindi ang sandata, hindi ang kanilang kahayusan o kahusayan sa kanilang pagkikipaglaban, kundi ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Sila'y lagi nagpipiesta, nagdiriwang sa Panginoon. Biruin mo, isang araw wala silang trabaho, Sabat, and then after 7 months, wala silang trabaho ng isang taon o isang buwan, and then 7 years, wala silang trabaho, isang taon, they are worshiping and they are praising God. Yun ang kanilang trabaho. Yun ang kanilang ginagawa. Hello? Amen. They are offering. They are feasting. Amen? Kapag binasa ang salita ng Panginoon, they bow down. They worship God. Hindi sila nagbibigay ng panahon na paggawa ng anumang sandata. Pero ano po ang nangyayari? Ang kalaban ng mga Israel ay takot na takot sa kanila.
Bakit po? Dahil sa Diyos. Nakasama nila. Amen po ba? Kaya ang Israel na tinawag ng Panginoon na halimbawa ng Diyos na siya ay theocratic, hindi siya monarchy, wala silang hari, kundi ang hari na ay ang Diyos. Isa siyang modelo at halimbawa na isang bansa na siya'y pinag-aharihan ng Diyos na buhay. Kaya dapat ganun po ang magiging buhay po natin, mga kapatid. Kasi kung sandata lang ang pag-uusapan sa Israel, listen, kung sandata ang pag-uusapan ahawin kayo sa pag-ipagdigma, yun ang pag-uusapan. Bakit pa, amen, bakit pa magiging modelo ang Israel sa ibang bansa? Kung sandata din, karwahe din at kabahe din. Tama po yan? Nandiyan po tayo. Amen? Eh, tatapatan lang. Walang pagkakaiba ang Israel kung karwahe din. Sandata. Wala na pong magiging pagkakaiba. Kung ganun din po ang kanilang pamamaraan para sila'y magtagumpay katulad ng ibang bansa para sila'y magtagumpay at para ang kalaban nila'y matapos sa kanila ay malalakas na sandata, malalakas na mga sundalo ang kailangan nila. Okay mo ba? Amen? So matatakot ang mga tao. Pero sa Israel, iba, hindi sila natatakot sa sandata. Dahil wala silang sandata. Natatakot sa Israel ay dahil meron silang buhay ng Diyos. Amen ba? Nagtatrabaho ang ibang bansa. Wala silang 1 month rest. Sa ibang bansa, wala silang 1 month rest. Hindi katulad ng Israel, isang buwan, hindi sila magtatanim. Ang ibang bansa ay sila'y nagpapagod para magkaroon ng ani, pero sila hindi. Bakit? Kasi God is their supplier. He supplied all their needs by acknowledging their God in their lives. Hello? Pero kung isang taon na hindi ka magtrabaho, pwede ba yun? Pwede! Kung ikaw ay malapit sa Diyos, pwede! With God, all things are possible. Pwede! Kaya hindi nagiging pwede dahil wala tayong lubusan na pagkilala sa Panginoon. Hindi tayo namumuhay ayon sa mga mayaraan at prinsipyo ng Diyos, kaya hindi pwede! Kaya kapag ang Israel ay hindi namumuhay ayon sa pamaraan ng Diyos, sila po ay nagiging katulad ng ibang bansa. Sila'y naghihirap, sila'y sinasakop ng mga malalakas na bansa. Ang ibang bansa ay ganun din, sila'y naghihirap at sinasakop ng malalakas na bansa. Pero kapag ang Israel ay nagkakaroon ho ng gandang ugnayan sa Diyos, kahit na malalakas na bansa, ay hindi sila kaya magtanunin dahil ang Panginoon ang nagiging paglaban para sa kanila. Amen? Biruin mo, nananalo ang Israel dahil sa mga ketongin? Naisip na ba ninyo yun? Hindi! Nasabi na ba natin yun? Hindi! Narinig na ba yun? Hindi! Narinig lang at naisip lang ay dahil ginawa ng Diyos na sa pamamagitan ng mga ketongin at wala man silang pagsisikap na ginawa ang Israel, sila po ay nagkaroon ng kasaganaan dahil ang Diyos ay may tipan sa bansang Israel. At ang Diyos ay may iman sa iyo. Ikaw ay anak ng Panginoon. With God, all things are possible with you. Amen po ba? Hallelujah! Oh. Pwede. Pero kailangan po ay yung ating intimacy. Kaya in Jesus' name, sabi nga, whatever you ask in my Father, in my name, maraming in Jesus' name. Kaya nga sabi nga po ng mga demonyo sa mga ibang mga taong gumagamit sa demonyo, si Apostol, alam po, kilala namin. Pero kayo, sino kayo na gumagamit sa pangalan Jesus? So we have no rights.
Amen. To use the name of Jesus without intimacy with God. Without relationship with God. Kaya nagiging walang value, walang kabuluhan, na kung misa lagi tayo sumasabi, in Jesus, why? Because we have no intimacy with God. Amin ba? Kaya kung meron mang gumagamit ang pangalan ko, na hindi ko naman siya, nakilala ko siya, pero hindi lubos ang kakilala, hindi niya pwede gamitin ang pangalan ko. Tama ko ba yun? Amen. Kaya yung kung ating gumagawa ng ating YBS sa si Engineer Daniel Marigla, at yung kasama niyang si Architect Peter Santos. Pumupunta po sila sa lumber by using my name. Dahil pinakilala ko sila. Kapag kukuha sila ng materyales, kahit wala po silang pera, ang sasabihin lang nila kay Pastor Chair. 100,000! Deliver nyo! Mamaya din! Deliver nyo! O, di ba? Dahil po, meron kami relasyon. Hindi na ako pupunta ng lumber. Sila na. At hindi sila magbabayad. Amen? Hindi sila sisigilin. Ako ang sisigilin. Pero sila ang nag-order. Kaya po, amen po ba? Ikaw ay ligtas because of Jesus. You are righteous because of Jesus. You are blessed because of Jesus. You are highly favored because of Jesus. In Jesus' name! Pero kung kayo po gagamit sa pangalan ko, pupunta po kayo sa mga lumber na pinagkukunan at sasabihin yung pangalan ko, tatanungin mo lang, kilala mo ba ito? Kasi kinuha yung number ko. O, kilala mo ba ito? Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon Panginoon ay makakapasok sa harina ng Diyos. Matthew chapter 11, right? O chapter 7. Are you with me? Amen. Kaya kahit po may sandata ka, kahit may sandata ka, pero kung hindi po kilala ang sandata mo, hindi ito magiging pakinabang sa iyo. Kaya kahit may Diyos ka at may Bible ka, kung hindi mo kilala, walang nagiging pakinabang sa iyo. Amen ko ba? Kaya huwag na natin hayaan na mangyari sa buhay natin. May Diyos ka, anak ng Diyos, pero hindi ito lubos ang nagiging pakinabang sa buhay. Nandoon ang duda na dumalilan na may Diyos ba? Totoo ba ang pangako ng Panginoon? Totoo ba? Na sa pamamagitan ng Diyos ay walang imposible sa Kanya. Totoo ba na buhay niya kayo kagandang? Kasi-kasi. Nagdududa po po tayo. Kaya, mas gagawin natin ang gusto natin. Kasi wala po tayong lubusan magandang ugnayan sa Panginoon. At kung tayo mapapahamak, bandang muli ang Diyos, ang sinisisi natin na sinasabi natin, may kaugnayan naman ako sa Diyos. Iba po yung perceive. Nabasa natin yan. Di ba Matthew chapter 8 o Mark chapter 8? You didn't perceive, you don't understand. You have a hardened heart. Hindi mo nakikita sa puso mo ang mga salita ng Panginoon. Dilim ang nakikita mo. Kaya you know about God. I know about God. Yun ang minsan ang naging problema natin. May alam tayo patukol sa Diyos. Pero hindi natin kilala ang Diyos. Like Job. Kaya iba po ang presentation sa Job at saka Book of Genesis kay Abraham because Abraham has a personal relationship with God. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko nung na-encounter niya ang Diyos na dati ay meron akong alam patungkol sa inyo, dati may alam ako patungkol sa sinasabi ng tao, pero ngayon, Panginoon, narinig ko sa puso ko. Sabi nito,
nasumpungan kita. Amen po ba? Kaya nawa, ay masumpungan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Okay po ba? At dito may nakita natin na si Abraham, ang kanyang pagbibigay ay bunga ng kanyang pagkilala sa Panginoon. Walang nagutos ang sa 10% ay utos ng Diyos pagdating kay Moses. Pero wala pang utos ginawa na ni Abraham. Amen? Kaya bakit? Kaya kapag tayo ay mayroong magandang pagkilala sa Panginoon, hindi ka na uutusan. Kundi bumayan ng iyong pagkilala sa Panginoon. Bunga. Amen. Kung ang mabuting gawa, ang siyang nagiging puhunan natin sa kaugnayan natin sa Diyos. Ha? Sa kaugnayan natin sa Diyos. Amen. Lahat tayo ay magmamalaki. Amen. Lahat tayo magmamalaki kapag mabuting gawa ang pinag-uusapan. Kung yun ang nagiging puhunan natin. Kung yan ang nakikita natin sa isip at puso sa paglapit natin sa Diyos. Mabuti ang ginawa mo. Walang ibang mapaparangalan kundi ang sarili mo at hindi ang Diyos. Kaya kadalasan at karamihan po sa atin, sa paglapit natin sa Diyos, ang mabuting gawa, ang siyang nagiging puhunan natin, yan ang pinaghuhugutan natin ng ating tapang at lakas para tayo ay makalapit sa Diyos. That we deserve to be blessed by God because gumawa ka ng mabuti. Ang anumang mabuti sa harapan ng Diyos, ito ang sabi nga ng Bible, ito po ay basahan lamang. Amen. Whatever self-righteousness, itong lahat ay basahan dahil Jesus is a perfect model of righteousness. Walang pwedeng makapasa, for all have sinned and come short from the glory of God. Walang sino mang pwede magpalaki sa atin na kahit anumang mabuting ginawa natin, tayo pa rin ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen po. Hindi pwede maging puhunan natin ang mabuting gawa. At kadalasan yun ang nagiging himayin natin sa isip at puso natin at hindi si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? So for all have sinned, ang sabi ng Bible, dineclare niyo ang sinabi ng Bible sa atin na walang sino mang makakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa iyong mabuting gawa, dahil lahat tayo makasalanan. Bakit po? Ang pagiging makasalanan natin ay hindi sa paggawa ng masama. Ang pagiging makasalanan natin ay kalikasan natin makasalanan dahil kay Adan. Are you with me? Hindi ka nagiging masama sa paggawa mo ng masama. Kaya ka gumagawa ng masama dahil kalikasan natin yun. Buhay mo ba kayo? At hindi dahil sa mabuting gawa mo, ikaw ay magiging matuwid. Hindi dahil sa mabuting gawa mo, ikaw ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang isang tao ay magiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo, dahil si Kristo lamang ang nakatupad lahat ang utos ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung ikukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao, pwede ka umungat. Kung ikukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao, pero kung ikukumpara mo ang sarili mo sa Panginoon Jesus, wala kang may tatapat sa sarili mong mabuting gawa dahil He is a perfect sacrifice, perfect righteousness. Wala, hindi pwede maabot. Kaya kung isang dahil kapag gano'n ang ating
buhay ang mga mabuting gawa ang ating nagiging puhunan. Minamaliit natin ang ibang tao o kaya minamaliit mo ang sarili mo. Hindi ka makalapit sa Diyos. Dahil itong ginawa mo, failure ka, disappointed ka sa sarili mo, discouraged ka sa sarili mo, ganito ang ugali mo, ganito ang ginawa mo. There is failure in this world kapag ginawa mo, you are lazy, no? Wrong decision. Amen? Tamad tayo. Mali ang napili natin. Kurso, mali ang pili natin. Trabaho, mali ang abroad na pinuntahan natin. Amen? Kapag gano'n ang maging isipasyon natin, ang sarili natin, at tinitingnan natin, we cannot come to God. Naiiyak ka. Pero kapag nagagawa ka mabuti, hindi ka naiiyak sa Diyos. Ang ipinagmamalaki mo, yung sarili mo, hindi ang Panginoon. Kaya ups and down. Ang ating kasiyahan at paunayan natin sa Panginoon. We have no security. We have no confidence. Kaya there is no such thing, buhay na ganap at kasiyasya, there's no such thing, perfect peace in our lives. Hindi natin lubos ang nararanasan at nagiging makinabang ang salita ng Panginoon. Kaya hindi pwede ang sabihin ng si Jesus ang ating daan. Amen po ba? Si Jesus ang ating katotohanan. Si Jesus ang ating buhay. Amen po ba? Wala isa sa atin dito sa function hall na ito na sasabihin niya, magpapakasama ako para ako ay pumunta ng impyerno. Hello? Meron ba ang tao gano'n? Magpapakasama siya para pumunta ng impyerno. Meron ba tao gano'n? Meron po nagsabi gano'n? Hello? Wala po, di ba? Walang tao magsasabi, magpapakasama ako para pumunta ng impyerno. O para pumunta ako ng impyerno. Lahat ng tao gusto magpakabuti. Nabuhay po si Kristo ako kanina, parang hindi po kayo buhay. Ha? Hello? Lahat ng tao ay nagpapakabuti. Hindi nagpapakasama ang tao para pumunta ng impyerno, kundi almost 99.9% ang tao ay nagpapakabuti para pumunta ng heaven. Para magpalain ng Diyos, tama mo yan. Pero mga kapatid, hindi po yan ang sikreto. Ang sikreto ay si Jesus. Amen po ba? Jesus is our secret. Jesus is our way, the truth, and the life. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang tumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya huwag mong isipin kung anong kakainin mo bukas. Huwag mong isipin kung anong dadamitin mo bukas, because life is more than food and more than clothes. Amen. Pastor, hindi mo iisipin mamaya kung ano yung luluto mo. Sabi ng Bible, huwag mong isipin. Bakala na kung ano yung luluto ko mamaya. Sabi nga ni Sarah kanina, itlog lang daw niyang alam ang kanyang luluto niya. Sabi ko, noon sister mo, itlog din ang kanyang alam. Pero marunong po yan dahil nag-aral mo siya ng nutritionist. Foods. Ha? Then paano yun? Sinasabi ng Bible, sabi po niya, huwag umayahan na mamuna sa iyo ang anumang material na bagay. Kundi ang mamuna sa iyo ay ang Panginoon. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
Okay ba? Amen? So, what we mean by that? Ang nagdo-dominate sa isip mo ay ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung pangangailangan mo magdo-dominate. Okay mo ba yan? Amen? Na namumuna sa isipan mo, hindi po yung mga pangangailangan natin. Ang namumuna sa isipan natin ay yung ating kaugnayan sa Panginoon. Amen. Okay? So, hindi po yung, halimbawa, kung ikaw nagtatrabaho man o nag-aaral man, may problema ka sa buhay. Kahit nasa trabaho ka, ang namumuna sa iyo ay yung problema mo. Pero gumagawa ka ng trabaho. Amen? Ang naisip mo ay yung mga pangangailangan mo kahit naghuhugas ka ng plato. Hindi yung paghuhugas ng plato ang namumuna sa iyo, kundi yung pangangailangan mo. Kaya kung kumisan, hindi tayo masaya sa ating trabaho, sa ating negosyo. Masaya ka, pasamang alam. Hindi kasi namumuna sa atin ang Panginoon. Kaya marami mga nagtatrabaho ngayon na hindi masaya sa kanilang trabaho. 95%, 98% ayon sa survey, lahat ng nagtatrabaho ay hindi sila masaya sa kanilang trabaho. Ang nasa isip nila, magre-retire sila. Ang pinaghahandaan nila, lahat ng mga nagtatrabaho ay magre-retire at huwag na magtrabaho, magpahinga na. Hindi dahil labor ka, kaya gusto mo mag-retire, no? Kahit nasa top of the rank at halos sa survey, ang halos gusto magkaroon ng retirement ay yung nasa top rank. Ang tunay na kapahinga ay si Jesus. Na kapag si Jesus ang nasa isip at puso mo, magaan ang lahat. Pero kapag ang pangunguna mo sa isip at puso mo, yung pangailangan mo, anuman ang trabaho mo, mabigat. Amen. Napanood ko si Dorothy. Muna pinikula niya. Bigat na bigat siya. Sa kanyang pagsasalo. At kung pinuhat niya yung kanyang timba, kulang pa sa isang takal. Natutig. Why? Bakit? Ang iniisip niya, mahina siya. Ang iniisip siya, tanga siya. Jesus is our rest. Kapag ang katawan mo ay nagmahinga, manghihina ka. Hindi nakadisenyo ang katawan mo na hindi gagawa. Kaya there is no such thing retirement. Kaya lang tayo gusto mag-retire simply because nabibigat ka na. Nasa puso yun. Ang tunay ng kapahinga ay nasa puso. Kaya kapag nagmahinga na ang katawan mo, our Sabbath, we have a relationship that is Amen. Kaya walang retire-retire. Gusto mo na mag-retire, ibig sabihin, gusto mo na mamatay. Kasi po, kapag wala ka ng ginagawa, mahihina at manghihina ang katawan mo. Pero habang dumagal ang katawan, lumalakas. Kaya tingnan niyo po yung ako o yung ibig ko. Nung lagi akong kumakain na matigas, napakaganda po ng ibig ko. Ginoon niyo, wala akong pustisto. Natural yan. Di ba? Kaya habang ang katawan ay nabibigatan, physical ah, lumalakas. Kaya nag-exercise ka eh, di ba? Dahil yun ang disenyo ng katawan. Magtrabaho. Kaya lang tayo napapagod dahil ang laman ng isip at puso. Life comes from here. Kaya ihatag daw natin ang puso natin
Dahil diyan ang gagaling ang buhay ng buhay. Proverbs chapter 4, verse 23. Amen? Okay ba? Kalaban natin ang Panginoon. Woo! Praise the Lord! Praise God. Ang sabi po ni Abraham, hindi ako po ni sinulid lang. Hindi ako po. Why? Because kilala niya ang kanyang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Baka sabihin mo na ikaw ang nagpayakit sa akin. Bakit? Kasi po, ang hari ng Sodoma ay walang-wala siya. Bakit? Kasi nakamkam ng mga kalaban niya ang lahat ng kanyang kaharian. O lahat ng kanyang aryarian. Walang-wala siya. Kaya, wala siyang kakayahan para bigyan si Abraham. Bakit? Kasi po, natalo siya. Kapag natalo ka sa digmaan, lahat ng aryarian ng kaharian ay kukunin ng kalaban. Kaya nung sinabi ni Haring Sodoma kay Abraham, no, bibigyan kita. Wala siya. Naka-Abraham ang lahat. Kasi nanalo si Abraham sa mga nanalong hari kay Sodoma. Tama? Tama po ba? Lahat ng napanalunan po ng limang kaharian sa pagkat ni Haring Sodoma ay naka-Abraham na. Kaya nga nakapagbigay siya ng 10%. Lahat ng napanalunan ni Abraham sa digmaan niya, ika-10% noon ay ibinigay kay Melchizedek dahil kinilala ni Abraham ang tagumpay niya ay mula sa Diyos. Kaya lahat ng anumang sinasabi ni Haring Sodom ay naka-kay Abraham. Wala kay Haring Sodom. Pero kaya niya nasa punto ay dahil yun ay nakaugalian na ng hari na kapag merong tumulong sa hari, siya ay bibigyan. Pero sa pagkakataong ito, nabanggit lang ni Haring Sodoma yun dahil hari siya. Pero ang totoo, walang-wala siya. Ang lahat ay naka-Abraham. Kaya dito nabanggit ni Abraham, wala akong kukunin si ulit. Bakit? Kasi po, baka masabi ni Haring Sodoma na sila'y naghihirap at si Abraham ay mayaman dahil sa kanilang kaharian. Nandiyan po tayo. Kasi ang mga ibang hari ay binigyan si Abraham at si Abraham ay kinuha naman ni Abraham. Pero sa pagkakataon ito, hindi niya dahil sumumpa daw siya sa Diyos. Bakit? Kasi kung kinuha ni Abraham ang lahat ng kanyang napalalunan at hindi niya ibinalik kay Hari Sodoma, kawawang-kawawa ang kaharian ng Sodoma. At si Abraham ay napakayaman. Kaya mababanggit ni Hari Sodoma, kaya yumaman si Abraham dahil yung lahat ng nasa kanya ay galing sa aking kaharian. At kaya kami naghihirap dahil kay Abraham. Mga kapatid, huwag nawa na tayo ay yumaman at patagumpay. At ang mga tao sa paligid natin ay naghihirap. Nakayanan ni Abraham na ibigay ang lahat ng anumang nasamsam na may karapatan siya. Pero dahil ang kanyang Panginoon, ang kanyang Diyos, ang pinanggalingan ng kanyang tagumpay at pinanggagalingan ng lahat ng anumang pagpapala ay kaya niyang ibigay ang lahat para sa iba. Amen po ba? Maraming panahon o maraming mga yumayaman ngayon. Maraming mga kumpanyang yumayaman na mga empleyado ay hindi na dahil sa pagtatrabaho ng ibang tao ay sila ay mayaman. Hello?
Di ba? Uso ngayon endo, endo. Contractual. Walang asenso, marami mga empleyado ngayon. At ang mga tao na nagyumayapagpag sa buong mundo, na ilang mga mayayaman sa Pilipinas. Nasikat sa buong mundo, naiisa po sila sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo. Isa sila sa ikasandaang mga mayaman sa buong mundo dahil sa mga empleyado hindi binibigyan ng permanenteng status. Overtawad na ito. Overtime. Walang karampatang sahod. My dear brothers, it's very hard kung anong ginawa ni Abraham without relationship with God. Hello? Amen? Kaya napakahirap magbigay kung ang pinanggagalingan ng saya mo, tapang mo, lakasin mo, ay mga bagay ng material. Kaya hindi ka makapagugot-ugot. Bakit? Kasi kapag nabawasan ang 10,000, palungkot ka na kapag 9,000 na lang. Kasi, magkaroon lang ako ng 10,000, masaya ka na. Kaya kapag lumabas ang 500, hindi na 10,000, 9,500 na lang. Kulang na. Tama ko ba yan? Amen! Kapag dumating ang pera, dati wala kang problema, ngayon may problema ka, kulang. Hello! Nung wala kang trabaho, wala problema. Basta, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Alam ko po, Panginoon. Nung nagkaroon ng trabaho, dami ka, dami ka, dami ka, bakit? Kasi doon natin ako, doon nakasentro ang ating buong pagkatao. Kaya kahit anumang tumating sa'yo, wala kang permanenteng saya at permanenteng kapayapaan. Hindi mo ba? Kaya sabi ko ng kaibigan ko, dahil nag-iisa na lang siya dito. Ba't nandito ka pa? Sa Pilipinas, eh, hindi ba lahat ng pamilya mo nandoon na? Bakit ang pupunta doon? Kasi pag-uwi nila dito, dadaig ng dadaig. Buti ka pa! Buti ka pa! Buti ka pa! Bakit ako pumunta doon? Pumunta sila dito sa Pilipinas. Dumadaig. Eh, wala akong dumaig. Wala akong pumunta doon. Kinukumpere nila mo nila. Buti ka pa! Buti ka pa! Buti ka pa! Kagastos, may isa na 100,000 po, may masaya ko, ano, may masaya ko 50,000, may masaya ko. Minta Boracay, minta Arapay, ano po. Tapos yung Pilipino, pagising, nagkakape. Sila pagising nila, nagkakape sa sasakyan. Eh, ikaw, relax. Ay, marami ako, telenovela kayo. Di ba? So, there's no sustained satisfaction in place, whatever our satisfaction is Jesus. Alam-alam natin ang Panginoon. Amen! Alam nyo na. Let us be fair. Amen. Sa mundong ito, and we will be fair without God. You cannot do it on your own capacity. Amen? At dati na po, ako saan ang sabi ni Abraham, yun na lang karapatan sa mga naging kasama ko sa digmaan. Listen. Ibigay mo na lang kay honor, eskol, at number. So, hindi pinilit ni Abraham kung ano yung kanyang pananampalataya sa ibang kasama niya. Hindi niya sila inobliga. Dapat huwag na natin kunin ang pera niya. Hindi. Ang sabi ko ni Abraham, ibigay mo lang kay Aner Escol, Mamre, para sa kanila. So, yun po, huwag natin pilitin ang tao
na sumunod sa Panginoon. Huwag natin pilitin ang tao na obligahan natin kung ano yung faith natin sa ibang tao. Amen po ba? Hayaan natin na sila mismo ay makilala nila ang Panginoon. At ikaw mismo ay maging halimbawa na katulad ni Abraham. Hindi ka Holy Spirit para baguhin ang tao. You are a witness. Hindi ka Holy Spirit para i-transform ang tao, para i-convict ang tao. You are a witness like Abraham. Saksi! Ikaw ay magiging modelo at halimbawa kung paano ka makipag-ugnayan sa Panginoon. Na sa pamamagitan mo, ugnayan mo sa Panginoon, makikilala nila ang Diyos na siya ang pinaggagalingan ng lahat ng buhay. Amen ba? Ang saya mo, ang kapayapaan mo, ang tagumpay mo ay sa Panginoon. Amen ba? Kaya iba ka. Kaya iba ang Israel. Iba sila. Bakit meron silang tipan at relasyon sa isang buhay na Diyos. Hindi sandata, hindi karwahe, hindi kabayo, hindi pagsapok sa ibang bansa, kundi sila ay kakaiba dahil sa Diyos na buhay. Kailan sila sapa. At ikaw rin ay ang Diyos na din, Abraham, Isaac, Jacob, ay Diyos. Amen ba? Huwag natin ublihin, kaya nga sabi ng Panginoon, sa mga sumasama sa Kanya, di ba? Dahil sumasama kanya, sa Kanya. Hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang Kanyang buhay sa ibang tao. Kung babasahin natin ang gospel, ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin na ako ang nagpagaling sa iyo. Huwag mong sabihin na ako ang Mesiyas. Bakit? Dahil ayaw niya na mapahamak ang mga tao. Amen? Ayaw niya na sila ay gamitin ng Diyos para ikalat ang pagtungkol kay Jesus. Bakit? Kasi po, mapapahamak sila. Dahil sila po ay meron pang mababaw na pagkilala sa Panginoon. Na kaya kapag dumating ang pagsubok, dumating ang pag-uusig sa kanila, ang mangyayari ay magko-complain sila. Hindi sila ginather ng Panginoon. Hanggang sa 12 disciples na lang ang natira kay Jesus, di mo ba? At yung isa ay nagudas pa. Bakit? Kasi ayaw niyang gamitin ng tao. Amen? Para sa kanyang self-interest. But dahil balang araw, magko-complain ang mga tao ito sa kanya. Dahil hindi pa sila malalim sa pagkilala na sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, ayahan niya ang ibang tao na makilala ng mismo si Jesus sa pamamagitan ng buhay ni Jesus at hindi sa pamamagitan ng mga tao ito na na sumusunod kay Jesus. Are you with me? Amen? Kaya po, ganun din po tayo. Maraming panahon at beses na tayo ay nag-encourage sa mga tao mag-work sa Panginoon. Mag-ministry sa Panginoon. Mag-attend dito, mag-attend doon. Yes, we encourage them, we inspire, but we don't force them. Let us be a witness. Amen po. Kasi at the end of the day, marami mga workers na nagko-complain. Mayroon akong ginawa dyan, mayroon akong binigay dyan. Tapos ganun na gagawin nila sa akin. Na parang ako lang masama. Marami yung ganun, di ba? Ayun eh. Nakasentro tayo sa magagawa ng tao at hindi sa magagawa ng Diyos. Kaya don't put person who are novice. Eh, dahil nakapokus ang tao sa kanyang sarili, sa kanyang mabuting nagawa, kaya kailangan ang tao ay nagpo-commit sa gawain ng Panginoon because of his relationship with God. Hindi dahil kailangan, ay kailangan ng musician, ay kailangan ng opening prayer, ay kailangan. Hindi po. Ayaw ng Panginoon ng quantity, ang gusto ng Panginoon ay quality. Kasi kung ganun lang po pag-usap, ang galing. Punta na tayo sa mga taong hindi mananampalataya. Yan. Kung galing po pinag-usap,
Kapag mayroon kang Panginoon at intimate relationship mo ay may buwan. Ang kailangan na galing ay magiging magiging madali ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. At gagamitin ang isang manggagawa ng Panginoon dahil sa anointing ng Panginoon, hindi dahil sa galing. Sa mundo, galing ang pinag-usapan. Nagiging secret sila dahil sa galing. Pero ikaw na talaga, merong intimacy sa Panginoon at kapag ginamit ka ng Diyos, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil kay Kristo na nakikita sa buhay mo, na higit pa sa anumang talento sa buhay mo. Amen po ba? You are best employee, best businessman, hallelujah. Best students, hallelujah. Best parents, hallelujah. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa buhay ni Kristo na siyang nakikita sa na walang katapat sa anumang galing sa mundo nito. And all glory belongs to Jesus. Hindi sa akin, hindi sa iyo. Hindi po ba? Kaya ang mga tao ay may pag-asa sila sa buhay nila. Kasi kung ikaw at ako makikita nila ang talento mo, wala silang pag-asa. Bakit? Kasi iba-iba tayo. Makapakahirap kang gayahin. Nagagayahin kita para magtagumpay ka. Kaya ngayon po, away-away ang mga tao kasi iisa ang kaisipan, gagayahin ko ito, gagayahin ko ito, gagayahin ko ito, gagayahin ko ito, gagayahin ko ito. Lahat ginaya na. Kaya bandang uli, iisang nurse supervisor, iisang principal, iisang manager na nag-aaway-aaway. Hindi nagtutulma. Dahil doon, nakikita ang tagumpay. Pero kapag si Jesus ang siyang susi, lahat tayo ay magtutulungan. Kahit anong posisyon natin, pare-pare tayong pinagpala ng Diyos. Pare-pare tayong merong magandang layunin mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Woo! Hallelujah! Hindi ako nakarating ng verse chapter 15. Okay. Sige, basahin natin. Tingnan natin. Okay. So, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong palasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So kung minsan, sa panahon na tayo, ay hahabang ng pananampalataya katulad ni Abraham, iniwan niya lahat. Amen. Nabigay siya ng kasampu. Tinanggihan niya ang offer ni Haring Sodoma sa kanya. Kung minsan, ay namumuna sa atin ang pangamba at ako. Eh, tama nga yung ginawa ko. Binigyan mo, binigyan mo yung 100,000 sa Lord, okay, sa church. No? After two days, ba't nabigay ko? After 5 months, ba't nagpasto na ako? No? Kumisan, ganun po nangyari sa atin eh. Then, nabigay ko yung sa ikasampu, ikan yung 10%. Bakit ako sa leader? Kumisang gano'n, nagdadalaw ang isa tayo. Nangangamba, natatakot. Gano'n din ang nangyari kay Abraham. Ba't naging Christian ako? Bakit born again ako? Bakit ito ko? Bakit dyan pa ako church? Ang dami naman church. Dyan pa ako nag-commit. Hindi tama ata ang decision. Hindi ata lang ang ginawa pa para matulad ni Abraham. Hindi ata tama ang ginawa ko na pumunta na umalis ng Ur. Hindi ata tama umalis na ako ng Haran. Hindi ata tama libigin ko yung ikasampu. Nangamba na ako si Abraham. Subalit ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong palasak. Ako ang iyong gantimpala. Ang Panginoon ay nagpahimutik sa kanya. Mga kapatid, kapag panahon na tayo nangangamba at nag-aalinglangan, nandiyan ang Holy Spirit na nagpapaalala sa atin. Ang kanya ng mga salita, pagbulahin natin araw-gabi ang kanya mga salita. Amen po ba? At tayo po ay magkakaroon ng katiyakan. Sa panahon ng pangamba, ang katiyakan ng Diyos ang siyang mamumuna sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nasabi po ng Shadrach, Meshach at Abednego, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyos yan. Diyos-Diyos ang yan.
Dahil alam namin, kami ililigtas ng aming Diyos. Yan ang alam ni po ni Sedrak na sa Kompetiko. Na ililigtas namin, ililigtas kami ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa ributo niya. Pero, ano po ang sabi? Kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami sasamba. Ang gantimpala ni Sedrak na sa Kompetiko katulad ni Abraham, ay ang Diyos. Kaya kung isang marami tayong prostration sa Diyos, dahil kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil sa pera. Kaya lumalapit tayo sa Kanya dahil sa pagpapala. Katulad ni isang Abednego, katulad ni Abraham, si Jesus, ang Diyos, ang dahilan kung bakit sila naitipan, hindi para iligtas sila, kundi dahil sa Diyos. Kaya hindi sila sasampa. Meron maraming mga Kristiyano sumasamba sa Diyos dahil nililigtas sila. Dahil nagpapalain sila. No. Si Jesus mismo, ang Diyos mismo, ang dahilan ng ating buhay. Siya ang ating kasiyahan, kapayapaan. Siya ang ating kalayaan sa buhay natin. Ay manalangin, Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa iyong mayamang biyaya at pagpapala sa buhay namin. Ito po ang samang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. We all say, Amen. Amen.